What's up? Kumusta? San Rafael, Bulacan. So what's up? Kumusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon papunta sa San Rafael at pauwi na tayo mga best. So bago natin umpisa ng ating vlog ay mag-subscribe ka muna sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos and upload natin dito araw-araw mga best. So nakita nyo ang ating opening adventure bike. Parang trip ko yung magkaroon ng ganito. Alam nyo yun, yung pag may mga long ride, pag may mga hindi tayo inaasahan na mga lubat, or mapupunta tayo sa on and off road na lugar mga best, eh ito pwedeng pwede, pasok na pasok sa adventure bike talaga. Tsaka may ano rin to eh, naalala ko dito nung nakita ko to ay yung Bristol 500. Kalimutan ko kung hindi naman siya Biloche eh. Basta yung adventure na 500 mga best ni Bristol. So hawig na hawig siya, 'di ba? So para sa mga specs niya at sa mga sa specs, sa design, sa mga kung ano-anong meron sa kanya eh ito, panoorin natin. Umpisa na natin yung vlog ngayong araw na 'to. Ayos na ayos yan. No, umaga ay tanghali na pala, hapon na yata. Dito ako kumakain mga best, sa totoo lang no, nag-ikot-ikot na tayo nyan kung saan saan na tayo napunta at wala tayo halos na i-vlog no? Siguro mga dalawa lang yata, dalawa o tatlo, hindi ko alam kung ilan, basta ganun. Basta pinagsasalamat ko na araw-araw meron akong maiba-vlog, ay meron akong naisi-share sa inyo sa mga bagong motor. So yun mga best, alam nyo naman, adventure bike. Gusto ko rito yung ano nya eh, yung itsura nung headlight, kamukha ni Bristol di ba? Yung kanyang mga box, kung saan nakalagay yung box. At alam ko kasama na yan sa kapag bumili kayo ng brand new, kasama na yan, kasi ganun din si Bristol.
Kapag bumili kayo, meron na siyang, hindi ko alam kung libre or separate na ano, na price. Pero mura lang yan. Tingin ko mura lang yan. No? So, overall, i-rate na agad natin to. Dahil pang on and off road to, adventure bike, nasa 9 yung average niya. 1 to 10, pinakamataas yung 10 mga best. Kayo, anong rate nyo? Anong rate nyo sa kanya? Para sa akin, so hindi pa to ano ah, express legal dito sa atin. Pero sa ibang bansa, hindi ko sure kung express legal na siya. Kasi sa atin lang naman yata yung hindi pa legal kapag 300cc. Pataas, di ba? 350, hindi pa siya legal. So ganun din naman yun. Di ba? Pero sa specs niya, okay sa akin. Para ka lang din naka Bristol na 500cc. At masasabi ko lang na mukhang mabigat talaga. Mabigat talaga yung motor, di ba? Gusto kong magkaroon ng adventure bike ng ganito. Siguro sa ano, meron na tayong underbone eh. Meron na tayong underbone sa 125cc. Gusto kong magkaroon ng mga 150 or 175. Yun nga, yung RFI natin na gusto nating bilhin. Diba? Kaya lang naman gusto kong bilhin yung sa RFI 175 kasi all goods na, all goods. Yun yung sinasabi ko eh. Diba? Huwag muna tayo magmadaling bumili. Hintayin natin yung mga first owner na magkakaroon ng issue at mga pwede nilang i-improve. Ganyan yung thinking ko talaga. O kaya ayokong bumili muna. Kaya, pero itong fourth generation ay sulit na kasi may nakausap na akong owner. O taga-Rusi din siya. Yun yung gamit ng motor. So, pang-adventure din yun. Kumbaga, nasa category siya ng ADB eh. Diba? Honda ADB 150 halos same yung itsura. Kailangan mo na lang palitan talaga yung gulong niya ng pang on and off road para na siyang pang ano, pang adventure, diba? Yun yung mga gusto kong palitan sa kanya, gulong muna. So ayun mga best, malalayo tayo sa topic nating adventure bike, dahil adventure bike din naman kasi talaga. Overall, napakaganda ng specs. Alam niyo na, ang napapansin ko sa mga China brand ngayon, mga China, is yung specs nila hindi na nalalayo sa mga Japanese brand, no? Hindi ko na rin sasabihin na low quality to kasi ang ganda na nung paint job, ang ganda na nung finish niya, yung mga switches niya, yung panel gauge, yung kanyang disc brake, yung kanyang gulong, makina, diba? May ibubuga na siya eh. Diba? Nagagandaan ako dun sa ano niya, sa itsura niya, lalo na sa pagdating sa upuan hanggang sa likod, 'di ba? Ano siya, meron din siyang may pagka alam niyo sa BMW na 1290 ba? Ganun yung mga datingan niya. Kaya nagagandaan ako sa kanya. So, 'yun. Kayo nang bahala mag-rate kung ano yung rate nyo dito sa motor na to. Pero para sa akin, nasa 9. Diba? So, yan. Dito ko na rin tatapusin to mga best. Lagi nyo tatandaan, wala sa brand ng motor. Ang itatagal nyan, kundi nasa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan mga best. Kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Keep safe, ride safe. Tayo palagi. Keep healthy. Ayos na ayos yan. Okay.